sabihin mo, gusto siyang makausap. Nagtotoo niya asawa. Samahan kita mag-umpisa sa asawa mo. Nandito siya? Room 211. Na-confine siya nung nalaman niya yung bulbol ng kasinungalingan mo. Tawagin mo na lahat ng santo sa langit. Punta mo sa Milet ngayon din. Siya po si Mrs. Milet Real. Ang una at tunay na asawa ni Anthony. Kabit ang anak ko! Kunin mo yung baril ko. Dali! Pang! Sinisingil na ako ng mga kasalanan ko. Ngayon wala na akong kawala. Bakit? Hindi mo lahat ginawa ko naman? Bakit mo ako isinigta? Mahal ko ba siya? Sumagot ka! Mahal mo ba? Mahal kita, Brett. Mahal kita. Kahit anong gusto mo gagawin ko. Tumalis ka sa anak mo! Tali mo dito yung babae mo! Han, nakausap mo na si Milet? No, her cell phone is off. It's dead. Na nag-aalala na nga ako, Henry, ha? Baka kung ano na ang nangyari kay Milet. Well, don't stress yourself. Call her later. Baka naman lobat lang o busy. Si Tonton na lang ang sikasuhin mo. Gusto na raw maligo eh. Alright. Okay, kaya lang I hope talagang okay lang si Milet, ha? Eh kung bakit ba naman tatawag-tawag tapos biglang nawawala? My God! Hanggang kailan ba tayo magiging magulang? Ba? Ang kasal nila, Umay.
kung may asawa na si Anthony sa iba, walang bisa ang kasal ni Alicia. Paano tayo naggagong lahat ng lalaking yun? Tayo na, homie. Tayo na. Magpalit ka muna ng damit. Wala akong pakialam kung anong itsura ko. Ang gusto kong makausap ay ang Blitzing Engineer na yan. Tara! Sheila. Kailangan akong sasabihin sa'yo. Sheila, sanay. May importanteng kailangan akong malaman. Matagal ko na dapat sinabi sa'yo. Hindi ko alam kung paano masasabi. Hindi mo na kailangan magsalita. Alam ko na. Nandito siya. Alam na? Asawa ka. Alam ko na nag-usap na rin kayo. Alam niyo yung tungkol sa ating dalawa. Alam mo. Yung panahon na sinundan mo ako sa Manila. Matagal ko nang alam. Tinago ko lang kasi ayoko ng gulo. Ayoko mawala ka sa buhay namin ng anak mo. Usap na ba kayo ni Anthony? Oo. Sabi ko, sundin kami niya. Ha? Ano? Haharapin mo yung dalawa? Hindi ko alam.
alam ko. Hindi ko alam kung ano gagawin ba. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Hindi naman na ako galit eh. Naproseso ko na lahat. At saka, pangalawa lang naman ako kaya wala akong karapatang magalit. Eh, kayo. Kumusta kayo? Gusto kong makausapin. Gusto niya dalhin kita sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano, pero bahala na lang. Kaya mo yan? Ano ka ba? Bata yung Sheila, kayang-kaya mo siyang sindakin. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Huwag magpapatalo. Italo lang naman ako, diba? Alam mo, Sandy. All this time, inalaga ako yung sarili ko, diba? Para sana, hindi siya tumingin sa ibang babae. Pero nangyari, ganun din, di ba? Pinagpalit ka rin ako sa mas bata. Hindi totoo yan. Talong-talo siya sa'yo dahil ikaw ang legal na asawa. Naintindihan mo? Parang ayaw ko muna nga lapit niyo sa Sheila. Natatakot ako na. Baka hindi ako piliin niya eh. Hindi totoo yan. Ikaw ang asawa. Ikaw ang in-control niya sa sitwasyon. Alam mo ba takot na takot si Anthony kanina na harapin ka? Ha? Hindi ka kayang iwan noon. Tingin mo? Pilit. Nagkamali lang yun si Anthony. Nabulagan lang siya. Pero pagkusot ng mata nun, ikaw pa rin naman na hinahanap niya. Ikaw ang totoo niyang asawa. Ikaw ang sinaktan niya. May karapatan kang mag-demand. Okay? May karapatan kang kausapin yung kabit niya at sabihin na lumayo siya sa inyong dalawa kung gusto mo. Okay? Ayoko makaharap yung asawa mo. Please, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya dahil nagkamali tayo, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Please, Anthony, parang awa mo na. Ayoko siya makaharap. Nakakalimutan ka yata, Anthony. Hindi siya makakarating dahil may inaasikaso siya.
talaga. Millet. 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 Ito na. Millet. Millet. Please, huwag kang umuha ng skandalo rito. Galing lang sa sakit ang panahon. Wala akong pakialam sa anak mo! Hindi ako aalis sa ospital natin hanggat hindi ko nakakausap yung kapit mo. May tiga mo? Pwede bang, please? Wala kinalaman si Sheila rito. Wala siyang alam. Huwag mo na siya itamay rito. Huwag ko siya itamay rito. Ha? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hanggang kaya alam mo ba talaga ako, Lola Pohen, ha? Alam na niyan tungkol sa akin. Kilala niya ako, pinuntahan pa nga ako sa bahay. Hindi mo ba alam yun? O, pwes ngayon, alam mo na, no? Ha? Millet, please, tama na. Huwag mo dito. Dami nakatingin. Pakialam ko ba? Eh, ma'am, kayo lang mo mag-isa. Kaya niyo mo ba? Gusto niyo magpatawag ako ng janitor para ihatid kayo sa baba? Hindi, okay na ako. Kaya ko na. Pero pakipindot na lang pababa kasi nagmamadali ako. Sige. Pag bumalik yung asawa ko, pakisabi na umalis sa ako, ha? Salamat. Listen to me, please. Ano ba? Millet. Ayaw ko tapausap na yung tinamoy. Ang gusto kong makausap at makita, yung kapit mo. Millet. Sandali! Masikip na. Oh, siguro naman kilala mo na ako, di ba? Ay, ikaw naman. Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ka ba? Bukod sa pakikiapit sa asawa ko? Hmm? Alam mo, tinatanong kita. Dapat sagutin mo. Bakit nga ba hindi yung kasunod ng mga bagay na to? Hindi ako dapat mag-entay na sagot sa isang kagaya mo, tanga, di ba? Siguro alam mo na yon. Tatanga ka. Alam mo kasi, palagay ko, hindi ka tinuturuan ng mga magulang. Siguro nanay mo kapit din, ano? Hindi po kabit ang nanay ko, Mama. Huwag niyo po sila idamay dito kasi maayos pa yung mga magulang ko. Oh, maayos. Sutil ka lang talaga. Alam mo kasi, teacher ako eh. Kaya, dapat pangaralan kita ngayon pa lang. Number one, nasa Biblia. Ikasampung utos ng Diyos. Dapat hindi ka nakikiapit sa isang lalaki may asawa na. Siguro naman alam mo yon, di ba? Pangalawa, hindi ka dapat nagbubuka ng mga hita mo sa kung sino mang lalaki ang maabutan mo. Millet, tama na, please. Alam mo ikaw,
Huwag kang makikialam dito. Usapang asawa sa kabito. Naiintindihan mo? Mabalik tayo. Pangatlo, dapat nagre-research ka muna. Hindi ba? Bago mo ibuka ang hita mo, mag-research ka! Eh, hindi ko naman po alam na may asawa siya. Hindi ko naman po ginusto maging kabit, Ma'am. Eh, tanga ka! Pila naman ako. Kung kaya na pa nagmamadali. Halika na! Maghagdala na lang tayo! Pino! Pino, dahan-dahan lang dito. Mila, totoo ang sinasabi niya. Wala siyang alam. Kasalanan akong lahat ng to. Pili ka ba, Anthony? Pili ka ba? Isang... Shhh! Nanggigigil ako sa'yo. Huwag ka sumali dito. O ano? Ang sagot mo? Ikaw ang kinakausap ko eh. Dapat sagutin mo ako, di ba? Ma'am, totoo po yung sinasabi ko. Noong una kasi akala ko may girlfriend lang siya. Tapos nung nabuntis ako, sinabi niya sa akin na may asawa siya. Pero hindi ako naniwala dahil nga. Dahil akala ko gusto lang niya takasan yung obligasyon niya para sa amin ang anak ko. Hindi totoo. Alam mo eh. Alam na alam. May pagkakataong kang sabihin sa kanya. Pero ano kung ano? Wala ba? Hindi ka nagsalita. Ano mga kailangan mo sa asawa? Matanong na kita. Pera ba? Ha? Gusto mo pakainin kita ng pera? Yun lang ba? Ha? Hindi ko po kailangan ng pera na. Mahal ko po si Anthony. Oh, talaga? Talaga? Ito, tandaan mo. Makinig ka ba sa sasabihin ko sa'yo? Pakinggan mo, isaksak mo. Sa sentido ko man mo. Si Anthony, may asawa. Ako yun. Isa lang ang Mrs. Real. Ako lang yun. Ikaw. Sawsawan ang tawag sa'yo. Hindi, tama na yung bata. Baka masaktan yung bata. Hindi, tama! Akin eh, sisig mo. Tama na. Akin na. Please, Bali! Ako lang, Mrs. Real. Nag-iisa lang na intindihan mo. Inalim mo sa kukote mo yan! Ako lang! Para usan ka lang na intindihan mo ko. Ha? One night stand up. Bakit ka ba? Akin ka lang? Bakit? Masaktan yung bata, please. Pinatatanggol mo ba? Ha? Pitawan mo ako. Anthony, pitawan mo. Pitawan mo ako! Sila. Sila. Parang sila. 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 Pinalabas mo sa lahat na wala kang asawa. Balik na tayo ng Manila. Hindi lang tayo, please. Hindi pa tayo uuwi. Dadaling mo ako doon sa bahay kung saan mo binahay ang kapit mo. Eh, gusto ko talagang malaman niya na para tapos na lahat. Para tapos na sila ni Anthony. Para tapos na pagpapanggap. Tapos na itong mga kasinungalingan na ito. May susi ba siya ng bahay na ito? Meron. Buti pa siya, no? Samantalang yung totoong asawa mo ang sumasalubong sa akin, hamog. Huwag mong tatawagin kabit si Sheila. Bakit? Dahil naging bayad utang ang anak natin sa mga panloloko mo sa akin. Ang saya-saya niyo, ma. One happy si hindi Sheila pa uwi na daw. Ha? Ha?
Nakakadiling ka. Yan ang kahinaan, di ba? Ito, ha? Yari? Ha, Anthony? Diri-diri talaga ako sa'yo. Puso ko'y lubhang nasasaktan.